Good evening mga bebe ka! It's 5:35 na and June 19. We have visitors mamaya mga bebe ko. Nagluluto ako ng bimon. Ayan, di ko yan siya ito. Regalo ni mami sa amin noong Christmas. And ginigisa ko lang yung bimon ko na, ginigisa ko muna siya ng carrots, beans, and broccoli, sibuyas at bawang. Tapos, shredded chicken. And also, ito yung ating bihon. Naano ko na siya, medyo tawag doon, medyo malambot na inayos si nanay. Hi, Nay! Good evening! Good evening! Ay, kumakain ka pala, Nay. Nandiyan ko yung aking asawa, Nay. Pagpa-background is that sa front foot. Dalawa yung papa-crown niya. Tapos, i-retain yung lower hip niya. Ako nga, hindi pa tapos yung giping ko. Itong kabila kasi, hindi pa yan tapos. Ay, gusto ko rin silang ipapatawag. Parang veneers. Yung parang paliitin, tapos meron siyang ino para ipantay dito sa ano. Parang may naman. Pero okay lang naman siya. Hindi pa naman kinakailangan. Sobrang lamig. Ganito ako nagluluto. Pero may damit ako sa loob, ha? Pagka iniisip niyo, wala akong damit sa loob. And, magluluto ako ng pasta continental, ayan. Binigyan ako ni mami ng milk and butter. Kasi hindi ako nakabili kahapon. Ayun, nag-vlog. Nag-usap lang kami ng aking asawa, ng bebe loves ko, my husband, nakalbo, pero guwapo. Okay, gawa tayo ng pears, banana, and protas. Ide-drain ko muna yung sabaw kasi otherwise, malalambot yung wrapping ito. Kasi may water siya na juice. Sarap. And then, dito ako sila didrain sa may sink. Teka lang mga bebe ko. Okay guys, tapos na yung ating bihon. Takpan na natin. And then mamaya, i-turn off ko muna siya para hindi siya ano. Turn off muna natin. Oh my God. Ayan. And lutuin ko yung aking itong continental sour cream and chives for 2-pack and that just bihon. Yun lang dinner natin. Okay, I'm making garlic bread din. Chop-chop ako ng garlic mga bebe ko and then hinaluan ko siya ng butter. This is the butter I use, reduce cholesterol and then grilled natin sila mamaya. Ito yung ating thin slice bread na low GI. So, ayusin ko lang sila at pinapakulo ko na lang din yung aking papasta. Looks so good! Nilagyan ko siya ng milk, butter, and water. Malapit na eh. Sabi ko kasi 6:30, so 18 minutes na lang mga bebe ko. Mga bebe ko, alam niyo ba may nangyari? Kinabahan ako kasi kanina nag-edit ako and then pinakita ko yung garlic bread na ginawa ko, 'di ba? And then si nanay nagbibihis kasi paparating na sila mami and daddy. So everything it was ready na like 5 minutes before darating sila. My gosh, bebe ko, muntik na talagang nag-alarm ang bahay na naman kasi nasunog yung garlic bread. Pakita ko sa inyo, pero hindi ko talaga nilabas kasi natatakot ako eh, baka pagalitan ako. So, as in guys, sunog. Oh, ayan na sila. Grabe, kinabahan ako talaga. Kasi, nagkamali ako sa paglagay ng, as in, teka lang ah. Nagkamali ako kasi nilagay ko, instead na keep warm, ganyan yan. Pero nilagay ko sa max 260. Tapos, nakalagay maxi grill.
Sorry naman mga bebe ko, kasi tao lang naman ako. Nagkakamali. Pero kinabahan talaga ako kasi kauupo ko pala, wala pang 1 minute. Umuusok na, biglang nangitim ang garlic bread ko. Hindi ko na lang talaga pinahalata. Pero muntik na nai, no? Kasi naamoy nila. Hinihintay ko lang na may sasabihin sa daddy sa kasi mami na ano, kasi ang lakas ng amoy ng garlic na parang may sunog talaga. Pero niwawala ko kasi kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko, kinakwentahan ko sila, ganyan. Buti na lang nai, no? Hindi nag-alarm ang bahay namin. Kasi nung isang araw nag-alarm dahil umusok na naman yung mantika. Kasi nag-i-edit naman kasi ako, kaya yan, sa mga vloggers, sa mga kagaya ko, mga bebe ko, huwag niyo akong gayahin. Pag sa pagluluto, mag-focus lang tayo sa pagluluto, saka naman ang pag-i-edit ng vlog. Pero dahil sobrang love ko kayo, nag-i-edit talaga ako para may mapanood tayo na vlog. Anyway, gagawa ako ng ating ala prutas toron. Gagamitin na naman natin yung ating mga prutas na ito, meron akong ating apricot. This one, it's an apricot. And, Nay, lagyan ko pa ba ng ano? Nasaan isang prutas, Nay? Ala, Nay! Ay, kala ko, ano, may punta pala kaming bihon. Ang sarap ng bihon. Nag-take away si mommy at saka nag-take away. Yeah, nag-take away si mommy and daddy. Sobrang natatouch ako pag nag-take away sila ng mga niluluto ko. That means, sobrang love nila yung luto ko. Sobrang gusto nila. Kasi nag-take away sila, humihingi sila. Like, can we take away some? Sabi kasi they loved it. Pero marami kaming tinang pasta. Yung bihon talaga tinake away nila. And yan, tapos banana na isa. And kunin ko yung wraps. Nasaan yung wraps, Nay? Ayun. Kasi ano, natutulog kami ni Nanay 1 o'clock 1:30 na. Hindi pa kasi ako inaantok kaagad. Eh si Nanay din, kaya yun, nanonood ako ng horror sa iPad ko, kaloka, habang nag-i-edit. Tapos hanggang nananaginip ako, nang hinahabol ako ng mamamatay na tao. Grabe, nakakaloka yung as in guys, nakakatakot. Pareho pa kami ni Darling Anang panaginip kasi hinahabol din daw siya. Tapos, hindi, hinahabol ako, tapos maraming dugo, may itak. Ay, Diyos ko, katakot. Okay, ayan mga bebe ko, minix-mix ko na. Nagugas ako ng kami ko, ah. Minix-mix ko na sila. Naka-ano na ako ng 4 na wraps yan. So, tapusin ko lang yan. Pears, apricot, and banana. Okay. Okay na mga bebe ko, ayan na sila. 2, 4, 6, 8. 8 si Nanay, dun papahinga siya. Dituan natin si Nanay ng toron. Yung kape ko nandun pa sa floor, no ba yan? Okay, magluto na tayo. Sana di marinig sa kapitbahay. Anong oras na? Alas 10. Alas 10 na ng gabi, nagluluto pa rin ako. Sa atin kasi sa Pilipinas, mga bebe ko, di ba? Walang time kasi eh. Luto pa rin tayo ng luto. Ang sarap kaya magluto-lutoan pag ganitong mga oras. Tapos kape, kamote, kakakain lang, luto ulit. Namiss ko yan nung nasa probinsya kami. Kakamiss yung ganun na yun, no? Kung ano-ano yung mga niluluto na sitin sa probinsya. Tapos nagkikwentuhan sa labas, sa terrace, ganyan. Ang saya-saya lang ng probinsya life. Sobra. Tapos kwentuhan, tawanan, walang uluhan. Oh my God, sa mukha ko, grabe sabog. Sabog ang mukha ko. Nakaluto na ako, ayan, 4. Dalhin na natin to kay Nanay. Nay, oh. Dali ka na, Nay, dito sa upuan. Tikman mo yung aking ala prutas toron. Ay, alam ko na gagawin ko. Kasi sinabi gusto niya ng may honey eh. Patuloyin natin siya ng konting honey. Use the organic honey. Kay Scott to eh. Pero iniwan niya. So, patuloyin natin siya ng ganyan. Sarap, Nay? Sobrang sarap. Asa yung kape mo? Wala na. Ubus na. Gusto mo pang gatas ulit? Harap. Dahil may sinabi. Ano na ako ira? Doon kami yung nanay ng ano? Okay, hintayin natin yan. Hintayin natin yan. Gagawa ko na sarili kong bumbong kape.
Sure.